Yes, nagbabalik po tayo dito sa Showbiz Unlimited. And of course, di ba, itong pinag-usapan talaga, naging trending talaga yung mga photos, naging viral talaga na ang sweet moment, ha? Na sweet Mateo. Moment ni Mateo Gudicelli at saka ni Sara Geronimo. Na umiyak pa si Mateo, di ba? Oh, eh, nag-birthday niya. Birthday niya last week sa isang, ano, sa isang restaurant. Sa so, bakit nga, pag nakita ko lang, hindi ko alam kung anong reasons ng pag-iyak ni Mateo. So, parang tinayak siya doon. Tinarangi yata eh, di ba? Tapos may sabi. Maganda siya ng ano, thinking out loud. Ayun yung kay Sara, tapos napayak siya. Oo, tapos nag-message si Sara na maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Sabi niya. Tapos kumanta naman si Mateo sa kanya ng, all of me, sabi niya. Okay. I'm an engineer. Tapos syempre, may mga, may mga nag-issue-issue dyan dahil nga, nasaan si Mami Divine? Oo, tinatanong nasaan siya, ba't hindi dumating? Oo. Ibig sabihin, hindi pa rin ba siya kasi buwako? Parang birthday, di ba? At si Mateo bilang boyfriend ng anak mo, parang parte na rin ng pamilya nyo. At kung sila pa ang magkakapit. Eh kung sasabihin, hindi pa naman kasal, ba't ako pupunta doon? Hindi, birthday. Pero to think pa rin na si Mami Divine, lahat ng lakad ni Sara ay kasama. Pero ba't nga no-show siya dito sa birthday ni Mateo? Oo. Anong reason na bilhin ni Mami Divine? Kaya nga, sabihin, anong reason kung bakit? Wala si Mami Divine doon. At saka sa mga interviews ni Mateo Gudicelli, kumbaga meron siyang sinasabi doon na may iba man ng may iba man ang aming paniniwala. Mahal ko sila para sa akin. So ibig sabihin meron ibig sabihin doon sa ano, reading between the lines, sa message, diba? Meron siyang ibig sabihin doon, di ba? Na may mga issue nga na talagang 100% ay hindi pa rin talaga tanggap ni Mami Divine at ang mga kapatid ni Sara yung relasyon ni Sara kay Mateo. Nako, lahat na nakakarelasyon ni Sara ay inaayaw niya. Baka mamaya, ano pa nag-rebelle ka si Sara at nagpaputol ng buhok, di ba? Baka mamaya, gano'n lang po ang gawin ulit ni Sara. Ano pa bang ayaw nila kay Mateo? Guwapo, mayaman din mas ako, mayaman. Diba? Mayaman. Ang yaman-yaman ng pamilya sa, ano, Cebu. So, hindi mo talaga iisipin na after lang talaga sa kayamanan ni Sara, di ba? Oo, hindi rin. Mas mayaman talaga. Oo, eh, kahit nga naman hindi mag-work. Nakita ko na, pinakita yung bayo sa Plus TV dati. May mga mix, ang dami. Tapos, di ba? Napakaswerte naman. Italiano kasi yung tatay, di ba? Napakaswerte ni Sara, di ba? O, baka mamaya, sabi pa ni Mateo, huwag ka na mag-work, mag-business lang tayo. Tayo na lang dalala. Correct. Diba? Pero yun nga, hindi natin matindihan yung pamilya ni Mami Divine. Ano pa bang klase ng lalaki ang gusto nila for Sara? Oh. O natatakot sila na baka pag nag-asawa na nga, matitigil yung suporta sa kanya ni Sara dahil siya yung breadwinner, di ba? Yes. Pero kung tayo naman busy Sara, tapos ang ganda-ganda na ng bahay nila pa rin sa ano? Dito sa Quezon City, hindi natin sabi kung saan. Tandang Sara. Ang ganda na bahay. Pangmayaman yung subdivision, no? Katapat ng bahay ni Tito Ernie Petro yun. Yep. Ang yumaong Tito Ernie Petro. Anyway, si Polo Robales. Alam po, nakita natin si Paul Robales sa isang event at ABS event 2 doon nga sa Presto na yung misita tayo ni Coco Martin. Paglabas natin ng venue. Sa Sergio, di ba? Pagdo po si Polo, pinintay daw siya. May meeting sila sa isa po sa mga executives ng ABS event 2 with his manager na si Manny Valera. Executives, ibig sabihin sila Deo yun kasi nandun sila may oh, baka sila, di ba? Sa nga po, nakipag-meeting daw po. So, tinanong ko si Paul, Polo, dilipat ka na ba doon? Parang basta mag-meeting daw po muna sila. So, kung ano ba po mag-meeting, hindi pa rin natin alam, itatest ko po si Paul. Pero parang, yun na nga pa rin, basta mag-meeting sa ABS event, di ba? Kung hindi ka pa dilipat doon, uso-uso talaga yung lipatan ngayon, di ba? Kasi siguro si Paul napapasin niya, ako pa na, never ko pa napanood si Polo sa isang serye ng ABS event 2. Ano, GMA Rubber, na bida, wala pa, no? Puro support lang, di ba? Pero kung totoo sa didimati na naman si Polo, eh. Pero ba't gano'n? Ang konti na nga ng mga artista nila, di ba? Oo. Hindi pa sila nabibigyan ng mga... ng chance na talaga mag-shine, di ba? Projects, oo. Kasi, alam mo, sa totoo lang, nagagalingan akong artista naman kay Polo Robales na naging jowa. Di ba? Ni Aramina yan, di ba? Oo, naging jowa. At ni... Jim Garcia. Oh, yung Sunshine Diesel. Yung una, Sunshine Diesel. Pero meron nga siyang palabas na, excuse me, dun sa ano, sa Indie Pure. Ang musay niya na, di ba? Na alam ko na nominate sa atin. Oo, yung pakawala. Ano yun? Ay, yung pakawala. Pakawala. Oo, oh, alam ko na nominate siya sa atin, na nominate din sa Pama si Paul. Joseph Bitangkol. Ah, magkasama si sila. Si Joseph Bitangkol yung ano. Yung pagkikising sin sa Ipolo. Anyways,
Ayan. But then, portion. Gusto na pong batiin si Michael. Ay, si Michael. Si Manero Manalan. Si Janelle Michael Manal na happy, happy, happy birthday. Yeah. Ay, happy of course, birthday mga friends mo yan, di ba? Hi, Tito Alchu, si Kim, and of course, Albert at Tito Elizabeth ng Anaheim, California. Yes, Tito of Al, course, ito, si Tito Al, hi. And of course, see you sa June 11, ha? Yeah. Siyempre, si... Ito yung may sa Tacloban ng May, pupunta ba tayo? Tuloy pa tayo doon? Hindi pa kinoconfirm sa akin ni Danny. Yeah. And nag-invite. Manero, happy, happy birthday! Oo, si Manero. Si Manero yung dancer. Ay, gano'n. So, saan niya na po yung ano? General Michael Manalan. Di siyempre, sa tatay yung Manal. Ano mo yung pinili ng Manal? Di sa tatay. Anyways, anyways, hindi meron akong naisip na Manero kasi. Okay. Anyways, ayan, hi din kaya sa ating mga friends sa Ana Mayra Abayo sa Germany, ha? Sa Pelborn. Si Chicky Babes Dancers, Jesseline Oswa, Marites, Basan Rose Vergara, Janet Cardenas, Fatima Varga, Champs Mac Gonzalez din sa Puerto Princesa, and of course, si ano, Ryan Manuel, yan. Yeah. Hi sa inyong lahat. Hi po, at walang sawang nanonood sa atin, diba? Kaya ano din po kay Roel Alcantara? Anyways, eto na, eto na. Nag-item na, let's go! Eto na, bagong-bago kahapon lang. Kahapon lang after namin ng radio. Galing tayo sa isang ano? Galing tayo sa Radio Inquirer, ha? Hmm. Kahapon, eh, ang aming puntang bayan isang donut store, ha? Sabihin na natin. Okay. Dating donut! O, kasi isang donut, oh. Doon tayo tumatabi, kumakain dati. Tambay yun, di ba? Siyempre, katabi po ng Dunkin' Donut ay isang hotel. Huwag na lang natin sabihin yung hotel. Excuse me, go. Hotel. Hotel. Di ba? Eto na. Nagulat akits kasi ako unang nakakita sa paglabas niya ng hotel. Sexy actress. Siyang dating sexy actress, ha? Okay. Dating sexy actress na tumutulo-tulo pa ang buhok, ha? Tumutulo-tulo pa ang buhok sa... Yung pang-paligo, isang galing sa model. Oo, sobrang iksi, diba? Pa, iksi ng short pero ang puti pa din niya. Okay. Ayan. At syempre, eh, medyo matagal kami nag-stay doon. Bumili muna siya ng sigarilyo sa labas at ginawa na namin nag-script. Ba't siya bumili ng sigarilyo sa labas? Siguro inutusan siya ng kanyang kapartner. Okay. Diba? So hindi nila nakita kung sino. Hindi nila nakita. Bumili siya ng sigarilyo. Bumili siya ng... Pumasok siya sa isang convenience store. And then bumalik ulit siya sa nasabing hotel. Okay. Diba? Eto na. Siguro mga medyo matagal din, bumaba na siya. Siguro tapos na. Hawak niya ng bag niya eh. Diba? Hawak niya ng bag niya. At may kinita na. Dumiretso na dun sa... Oh! So ibig sabihin parang booking! May kinita na sa siyempre. Ay! Oo, eto na. Kasi sinasabi na lang dati diba? Na nakapabook talaga siya, diba? Sa tapat nung pinagtatambayan natin, eh, may ukay-ukay. Okay, namili. Namili na. Sarado ng ukay-ukay, ha? Pinabukas niya. Pinabukas niya. Ah, baka nakilala siya na dating sex actress, diba? Katok siya ng katok. Pero maganda pa rin, flawless. Maganda pa rin, flawless pa rin. Kahit may anak sa isang sinasabi, magaling na actor, diba? Oo, pero ang napansin ng ating kasamang Miss okay. M, para siyang aning-aning. Ah, parang si ano parang siyang aning-aning. Parang isang actress din. Oo, ganun din, di ba? Ganun din. So, ang question dyan eh, parang walang kapera-pera ha? Hmm. Walang kapera-pera bang pambili itong... Hindi naman natin minamalit ang mga ukay-ukay, di ba? Okay. Ibig sabihin, dati kasi maganda ang kanyang career, nakakabili siya ng mga branded na mga... Actually, diba? Itong sex actress ito, mahusay pa rin eh. Mahusay? Napala dati yung una niyang pelikula, talagang nag-shine siya, diba? At na-nominate na agad. At the same time, parang nanalo pa. At syempre, hindi makakalimutan yung sexy actress na yun. May recall talaga yan dahil yung anak niya pinapaako sa isang sikat na actor. Oo, diba? Na sininaang sinabi ng sikat na actor, hindi ko siya anak. Pero, tuloy-tuloy pa rin sa... Hindi, ang ginawa yata ng sexy actor, dating sexy actor niya, binigyan na lang ng pera. Na parang puhunan na magagamit tong bata. Mabait din yung actor, di ba? Kahit hindi niya anak, pinagbintangan siyang anak, pero binigyan pa rin niya ng pera despite, di ba? Pero alam ko, dahil itong sinasabing anak ng actor na yun, eh ang nag-aalaga yung lola, binigyan pa rin ng malaking halaga yung pagpuhunan. O oh, yun yung lola. Pero ano nangyari? Na bakit patuloy pa rin? Ba't ganun pa rin ang booking-booking? Booking-booking pa rin talaga, diba? Si ano. Pero yung dinala yung bata din sa dating sexy actor din, no? Wala din lukso ng dugo. Mm-hmm. So ibig sabihin, hindi niya talaga anak, di ba? Oo. Pero ibig sabihin, nasa na yung pong sa showbiz eh. Oo nga. Pinipa pa nga ito sa Viva eh. Ibig sabihin, hindi nakabalik. Hindi diba? Nakabalik. Tapos kulang ang pera. Kaya nga lang po yata, pero mataas yung lifestyle nitong babae.
Kaya gusto niya marami siyang Geroplex, di ba? Ayun, nagpa-chorba. Ito na, ito na. May kasama kami hindi reporter. Okay. Talagang nagandahan pa siya doon, ha? Okay. May kaming kasamang hindi reporter na galing abroad. Sabi niya gano'n, papayag kaya yan sa Tuki? Sabi niya. Oo. Oh, lalaki yung kasama mo. Lalaki yung kasama okay. namin, ha? Malapit kay... Booking! Malapit kay Miss F. Okay, booking. Ibubook niya. Tapos, sabi niya, nilapitan niya yung siya. Yung kaibigan niya. Kaibigan niya. Nag-jowa niya to. Alam ko, jowa niya to. Ay, nag-jowa, hindi niya jowa si ano, go. Tapos sabi niya, makukuha mo kaya ng ano yan, makukuha mo kaya ng tukin, bigyan kita pines, sabi. Eto na sabi nung friend natin, palagay mo sa akin, bugalin na. Sa type niya. Type niya, kasi maganda flawless pa din eh. So, pwede tukin. Kaya hindi yung tukin mga type, pwede na, no? Oo, hindi namin. Eh, dito sa Pilipinas, yun ngayon. Diyan nga, paalis na yan. Pero maitim, kasi chinat niyan ako eh. Itong laki ko, chinat ako, alam mo na. So, yun yung sinawala na po, kung sino itong dating sexy actress na hanggang ngayon po ay nagpapabok, magkaroon lang ulit ng Geroplex Opera. Mm-hmm. Diba? Correct. So, maganda pa rin siya. Kung saan kaya bayad sa nag-anak, siguro, depende kung gano'n siya kagali, kung performance level ba. Diba? Anyways, kaya siya. Baka, kayang-kailin nito, tupok lang ay, mahina yung papayad. Baka online yun. Anyways, pero pa. Dapat nagbayad na lang. Eh, kumbaga, nagbago na siya kasi nanay na siya. Oh, right. Tapos, at hindi lang isa yung anak, tatlo na yata. Mm-hmm. Eh, may mabati pa rin pala ako, no? Happy birthday again kay Manila and of course kay Jade. Kay Dave, kay Jovit, kay Jem, kay Poga, Paki, Paco, Joseph, Jean, kay Kyle, Ina, Isa, Nanay Puti, Lester, Paula, at sa lahat po dyan sa sumapa. Hi mga friends! At pabutiin ko rin po ang pamilya ko ha. Siyempre, yeah. Napanoorin kasi namin ito mamaya, no? Ano ang mabakod ang aking mother, ang aking ate na si Sarah Bakod, ang aking kuya na si Eliezer, mga kapatid na sila Ruth, Maureen. Ang inaanak ko. Sol. Ang inaanak ko. Si Karen. Si ang aking mga bayaw. Richie. Lahat buong pamilya. Go. Man. Of course, si Darwin. Ayan. At yung buhay pa ni Maureen na bago. Ay, meron na. Of course, especially. Matagal na. Oh. Especially, ha? Ang aking anak na si Kiel Nathan Bakod Lemon. Kaya na anak kan. Oo. At Kiel. Kiel. Hi, Kiel. At siya pa isang pang inaanak. Si Bench ba? Si Bench at isa pa ulit. Si Sam. Ay, natatandaan mo. At ang aking inaanak kaya pag Pasko. At siyempre ang prinsesa mo, ang princess, si Princess Marie. Oo. Nagpunta sa kayo, Princess Marie. Igad ako sa Facebook. Ay, naku. And of course, si Spencer Bakod. Ayan. Thank you so much. Ayan. Silang nanonood sa atin dito. Yung mga kaibigan namin sa abroad, ha? Ayan, thank you. Eh, siya ko, yung nanonood sa Palawan. Si Mekmek at si ano. At si, sino ba yun? Yung guwapo. Sino guwapo? Yung guwapo. Si Carl Saliente. Carl Saliente, yan. Ayan. Hi po sa inyong lahat. And of course, bye po. Dali po thank you so much. Manero, happy birthday. See you later. Ang cake. Alam mo na, ang video, okay? Oo. Alam mo na, kanta na. Manero, go. Happy birthday. Ingat po tayong lahat. So, sa Friday, hindi tayo mapapanood. Dito. Oh, wala po kasi biyara sa atin. So, see you on Monday. So, maraming salamat po sa pagtutok po sa ito amin. Ito po si Romel Placente. Ito si Mildred Bakod. Thank you po for watching Showbiz Unlimited!